Yan, so what's up mga guys? Yan, meron tayong bagong i-videong bike, no? Ito po ay AEROIC Thunder X7 mga guys. Yan, so napaganda po. 1x12 na po ito, no? Diore 1x12. Yan, so bago tayo magsimula, pa-subscribe naman po, then pa-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking video mga guys. Yan, so mga guys, ito po yung AEROIC Thunder X7, no? 27.5, no? Naka 1x12 na po siya. Ang presyo po nito mga guys is 29,500 cash price po. Yeah, so mga guys, dito tayo magsimula. Ang kanyang handle grip ay WTP mga guys, no? Yan, so WTP po yung kanyang handle grip. Malambot po siya, then napaka-perfect po. So ang ganda po sa riding nito mga guys. Then dito naman tayo sa kanyang brake set mga guys, no? Ang kanyang brake set ay Shimano MT200 po yan mga guys. Shimano MT200. Then ang kanyang shifter ay Shimano Diore 12-speed po yan mga guys. Yan. 12-speed na po. Ang kanyang shifter ay Shimano Diore po. Yan din ang kanyang handlebar. Ay aluminum handlebar po yan mga guys, no? AL6061 po yung AEROIC AL6061. 700mm po yung haba niyan mga guys. Yan. Ang kanyang handlebar ay made by AEROIC. Then ang kanyang stem ay negative stem po yan mga guys, no? Made by AEROIC po yan, aluminum po yan mga guys. Yan. Then ang kanyang headset ay made by Neko. Yan, made by Neko. Ang kanyang headset ay tapered headset po yan mga guys, no? Tapered headset, ball bearing lang po siya. Dito naman po tayo sa kanyang saddle. Ang kanyang saddle ay made by Velo po yan mga guys. So napaka-copy pag inukon mo, hindi ka parang dumudulas. Then, malambot po siya. Ayan, napaganda po upuan yan mga guys. Then, dito naman tayo sa kanyang pedal. Ang kanyang pedal ay aluminum ball bearing pedal mga guys. Ayan, yan po yung kanyang pedal. Then, ang kanyang seat post ay made by AEROIC. Aluminum seat post po yan mga guys, no? Ang sukat po ng seat post ng AEROIC Thunder X7 mga guys ay 31.6 po yan mga guys. 31.6. Then ang kanyang seat clamp ay aluminum seat clamp. Yan, so wala pong branda na kasulat pero malabang made by Mountain Peak or AEROIC po yan mga guys.
Then dito naman tayo sa kanyang fork. Ang kanyang fork are air shaft na po mga guys. No? Kaya nakita nyo po dito po yung cup na lagayan po ng hangin. Air, yan nakatulad po. Air shaft na po yan. Then, naka-manual lockout na po siya. Mga guys. Yan, naka-manual lockout na po. Yan, so ang kanyang T-post dito is aluminum na po ito mga guys. Yan, then naka-block stanchion na po siya. Yan, block stanchion na po. Ang travel po ng fork na ito mga guys is 100mm. Yan, 100mm na po yung travel niya. Then ang kanyang telescopic mga guys, no? Yan, ang kanyang telescopic ay made by magnesium na po yan mga guys. Yan, made by magnesium. Nakikita niyo po, nakalagay na yung sticker dito is AEROIC. Air AEROIC. Ride the world. Yan, yan po yung sticker niya. Then ang dropout po na ito mga guys is 9mm lang po. Yan, 9mm lang po yung dropout niya mga guys. Then naka post mount na po siya. Yung kung saan pinagkakapitan ng caliper, brakes caliper mga guys. So yan, so dito naman tayo sa kanyang wheelset mga guys. Nauunahin natin mga guys ang kanyang gulong. Yan, ang kanyang gulong ay made by CST Jackrabbit po yan mga guys. CST Jackrabbit. Ang sukat po nito mga guys ay 27.5 by 2.25 mga guys. Then ang kanyang rim ay made by AEROIC po. Yan, made by AEROIC po mga guys. Aluminum rim na po yan. 32 holes na po siya mga guys. Then naka-black spokes po siya, all black po kasi po ang nipple mga guys, no? Black din po. Yan, so pati po ang nipple niya is black din po. Yan, naka-steel spokes lang po yan mga guys. Then ang kanyang hubs ay made by AEROIC, yan. Yan mga guys, nakikita niyo po yung sulat yan. Made by AEROIC, seal bearing na po yan mga guys. Yan, seal bearing na po yung hubs na yan. Ball type na po siya, no? Then ang kanyang rotor ay ordinary rotor lang po yan mga guys. 160mm po yung sukat niya. Yan. Then dito naman tayo sa kanyang caliper. Ang kanyang caliper na ito po yung brake caliper ng MT200 hydraulic po. Ayan mga guys. Yan, so mga guys, dito naman tayo sa kanyang crankset. Gearset o tinatawag nilang drivetrain mga guys. Yan, so dito tayo mag-i-start. Yan, so dito tayo mag-i-start. Yan. Ang kanyang crank ay naka 1x lang po siya mga guys. No? Yan, 1x. Made by Pro Wheel po yan mga guys. Yan. Aluminum po yung arm yan. Ang pangalan nito is Zephyr. Zephyr po yan kami mga guys. No? Yan, so 34 teeth na po siya mga guys. No? Yan, 34 teeth na po siya. Then, naka hollow tech din po siya mga guys. Yan, hollow tech na po yan. Seal bearing outboard na po siya. Yan, so dito naman tayo sa kanyang RD. Ang kanyang RD ay Shimano Diore 12-speed po yan mga guys. Yan, ito po yun yung tawag nilang mayroong clutch. Yan, so napakaganda po ng disenyo niya. Yan, so dito naman tayo sa kanyang cogs. Ang kanyang cogs ay made by Suget brand po yung cogs niyan mga guys. Ang teeth niyan is 1150. So 50 po yung pinakamalaki. Ang pinakamalit ay 50 teeth lang po siya. Yan, so din may color red siya na aluminum dito sa likod. Yan, so may mix siya ng aluminum kaya medyo magaan din po yung cogs na yan. Cassette type na po siya mga guys, no? Yan, cassette type na po siya. Yan, so din. Then ang kanyang hub din sa likod is cassette type na rin po yan. Siyempre para match sila, no? Wall type din po. Ang kanyang rotor sa likod ay 160mm lang din po. Same design lang po yan, same size lang po yan. Yan, then ang kanyang caliper sa likod ay nasa loob na rin po ng seat stay tsaka chain stay mga guys, no? Yan, so mga guys, dito naman tayo sa kung paano aluminum ang ginamit dito sa AEROIC Thunder X7 mga guys, no? Made po siya by aluminum 6061 mga guys, yan. Aluminum 6061, ang ganda po ng design niya, no? Yan, medium 16 po ito. Yan, pag medium 16 lang po yan mga guys, yan. 27.5. Then, no bridge na po siya. Yan. So, galing dito, recta na po. Wala na po siyang nakaharang dito. Then, ang disenyo ng kanyang frame sa kanyang chainstay ay parang dito may dugtungan sa kabila. Wala. Yan. Ito, mapapansin mo. Sa kabila, walang dugtungan. Diretso. Yan. Ito, dito may dugtungan. Then, may parang butas dito mga guys. So, para siyang kakaiba kung paano siya. Para siyang may butas dito. Then, kung titignan mo naman, sa ilalim, may stopper po siya para sa FD, no? Yan, so hindi po sayang yung frame na to, no? So, kung gusto mong mag-FD, gusto mong mag-2x, 3x, pwede nyo pong gamitin ang para sa FD, mga guys.
Yan, so same lang po siya sa ibang disenyo ng mga AEROIC at ang mountain tweet. Nasa loob po ang shifting cable housing, ang cable. So external po ang kanyang brakes nga guys. Yan, naka-external po siya. Yan. Then bago mag-bottom bracket shell, yan, dyan po lalabas yung shifter ng RT mga guys. Then pagdating dito, may kita mo yung cable na. May mga stopper dito, copy na po makikita mo, din housing na po papunta rito sa kanyang RD mga guys. So sa lahat ng top niya mga guys, no, naka-smooth weld na po sa mga guys, no. Then dito sa kanyang head tube, and then dito sa kanyang seat collar, yung mapansin mo, makinis po siya. Pero pagdating po sa ilalim, makikita mo na po yung hinang ng aluminum mga guys. Yan, dito po mga guys, no. Kaya makikita mo na po yung hinang ng aluminum. Yan, sa mga dugtungan niya dito sa may drop out, yan. Then, naka-tapered head tube na po siya mga guys. Yan, so tapered na po siya, no?